What's up mga kasikad? Ako yung kasikad bisdak nga si Dan. O kung bago mo sa channel, tigi mo kong mga videos regarding mountain bikes, road bikes or any bicycles basta sud diri sa tong scope sa Cebu City. And kung malipay na ka magbike, well, this channel is for you. Make sure nga nakaklik ka sa subscribe button and the bell button para certified kapatsyak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button. Karon mga kasikad kay natay VIP nga visitor. Gikan pa ni sa Luzon ha, gikan pa sa Luzon. Og usap pud siya sa mga veterano sa mga long rides diri sa Philippines. And nasa mga gamay nga mensahe nga ganan ni sulti sa atong mga frontliners nga nagplano pa musud sa kaning bike world or bike community kay tungod lagi walay public utilities like jeepneys, taxis, walay public transportation close tanan kay tungod aning lock down or quarantine kay nasacrifice na jud nila tanan. They have given everything jud para makaserbisyo lang sa mga Pilipino. So help me welcome, he's one of the veteran diri sa Philippine nga long riders. Usapod siya sa mga cycle vloggers or bike vloggers diri sa Philippine YouTube. Help me welcome Sir J. Katigbak. So Sir J. Katigbak in the line. Kamusta na ako mga kaigsuunan na ako sa Sugbo? Na ako'y gamay, mga mensahe para ninyo. Pagbati, trying hard. Pero ito sa ating mga kapadyak dyan sa Cebu. Stay safe po tayo. My name is Jay Katigbak, bike vlogger, same name sa YouTube. More on my bike vlogs, bike ride, long ride, adventure. Pumupunta sa iba-ibang lugar. Sana one time makapunta ako ng Cebu. Isa sa mga dream ride ko yan. Masasabi ko lang dun sa mga bago pa lang papasok sa pagbabike. Lahat naman tayo, lahat ng kahit pagkabata natin, isa ng achievement yung matuto kang magbike kung bata ka pa. Pero pag natuto ka nun, dala-dala mo na yun hanggang sa paglaki natin. Yun nga lang, sa ngayon, itong pagbabike, gagamitin na natin to hindi lang sa laro, hindi lang magpapawis. Ganun na rin ngayon pagdating sa trabaho. Sa akin, malaking naitulong eh. Almost 8 years na akong bike to work. Para sa lahat eh, hindi ko nalang iisa-isahin. Try nyo magbike pag pinagpawisan kayo, yung naramdaman nyo, along the way na nakasakay ka sa bike, mas maganda yung circulate ng pag-iisip mo. Nakaka-relax. Ito yung masasabi ko rin sa mga bago pa lang na magbabike. Huwag mong kakalimutan, mind, body, and soul. Sa simula, lahat naman dumaan sa ano eh. Parang mahirap, pero pag tumatagal, hindi mo mamamalayan na ito na yung narating mo, yung parating bike to work mo, normal na lang sa'yo, hindi ka na makakaramdam ng laspag or pagod. Habang tumatagal, kumbaga, na-adapt na nung katawan mo na parati mong ginagawa yon. Malaking benefits sa kalusugan nyo, yung parati kang pinagpapawisan. Ako, nasa 8 years na akong bike to work eh. Ang daming benefits, hindi lang sa sarili, sa kalikasan. Kapag less ka ng traffic, ng usok, nandun sa lahat eh. Tipid, hindi ka na mamamasahe, sarili mo yung oras mo. Yun yung masasabi ko rin sa mga bago pa lang nagbabike to work. Walang masamang subukan. Try nyo. Isipin nyo na rin kung ano yung mga benefits na may ibibigay sa inyo ng bike. Yung iba kasi ang nasa isip agad ano eh. Kumbaga dito sa Manila magbabike ka tapos nadaan ka ng EDSA. Nakakatakot. Yun yung papasok lahat. Nakakatakot. Mahirap. Maraming alternative na route para makapagbike ka. Sa inyo sa Cebu, ganun din. Maraming paraan eh. Sa simula lang talaga mahirap. Hindi nyo mamamalayan. Ako hindi ko na namalayan na nagbabike to work ako ng 8 years. Ganun nakatagal. Maraming naitulong sa akin. Nandun na lahat eh. Pwede mong isabay yung exercise mo tapos nagbabike ka papasok. May dala ka lang gamit, nakapagpapawis ka na. Hindi na nasayang yung oras mo. Parang ganun. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng mga frontliners natin na lalo na yung mga nagbabike. Sila talaga yung nag-buwis ng buhay para may pagpatuloy nila yung mga servisyo nila para sa ating mga kababayan. As in, buwis buhay yung ginagawa nila. Kaya, saludo ako sa inyo. As a biker, sinunod ko na lang yung batas na nandito na lang tayo sa bahay. Yun nga, nagkataon din marami akong backlog na video ng mga bike ride namin. Ayun yung nagagawa ko ng pag-i-stay ko rito sa bahay. Kaya sa lahat ng mga frontliners, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po sa pagbubuwis ng buhay nyo para sa ating mga kababayan. At para sa ating mga kaigsuon ng mga bikers dyan sa Cebu, Bisaya version. Stay safe po tayo, sunod tayo sa batas. Labas lang tayo kung kinakailangan para mabilis nating ma-resolve yung hinaharap nating crisis. So, para na ako,
Sir J. Katigbak is really correct. Bike could relieve stress, especially sa itong mga frontliners nga kung gikan pa sila sa trabaho nila nga naglisod jud, really stressed kay inigabot pa lang nila silang balay kay they have to be social distancing with their loved ones. Dili sila diretso ka hug, ka kiss, ka talk kay tungod basing carrier sila. Peligro kay lang family, no? They have sacrificed everything jud para lang nato. Bisag gamay lang atong ma-help nila by lending our bike, by helping them nga ipa-feel nila nga dili sila nag-inusara, hindi sila nag-iisa. Let us help them be one jud nga magtinabangay ta para nila. Tinujud ang gingon ni Sir J. Katigbak nga maka stress relief. Ka-save jud ni sa Mother Earth na to kay it doesn't emit CO2, so it's really a good mode of transportation, no? Kay magka-friends pa kasi uban nga mga bikers, and it's really fun to have bike. So sa tanan nga nagplano nga musod sa bike community or bike world, go for it. Don't be scared nga ala basing makuan ko ma-aksidente ko. Dili ka ma-aksidente basta you're careful and you are fit to ride that bike with safety precautions. And one nga pinaka-safety nga precaution mga kasikad kay wear your helmet. So mga frontliners, ayon ninyo i-feel nga kamore usa nga nakipaglabanan sa kanang virus. Remember nga naasad mi diri para ninyo nga mutabang jud mi bisag gamay lang or dako pa or modernate mi. We are willing to help because you have sacrificed everything jud. So maraming salamat po mga frontliners. And dili na ni nako padugayon kay special episode ra ni. So thank you so much sa tanan nga naminaw hantod karon, so wala ni skip. So thank you so much. And also ni Sir J. Katigbak, thank you so much for answering my chat and also giving this video message para sa atong mga frontliners, mapa janitor man ka, healthcare worker, guardia, salesman, sales lady, tanan nga mga kuan basta nagtrabaho karon nga pandemic. Salamat kayo sa mga frontliners. Don't worry, we will help you. You are not alone. We heal as one. And again, this is Dan, your Kapadyak Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po. Daghang salamat.